Hello po sa inyo mga guys. Welcome back to my channel. Kung maalala nyo po, ito po yung part 1 natin na kinalas na Suzuki GS125. Ang makina po nito ay Mola din. Kaso nga lang po, ang CC niya ay 125. Dalawang klase po ang GS, ang Suzuki 125, isang Mola 125 at isang GS125. At yan guys, yan po yung naputol at nakakuha na po tayo dito ng second hand or surplus. Yan na po yung kanyang mga shifting cam, meron na po siya, and transmission. At yan guys yung naputol sa paa ng segunda. Siyempre guys, unahin nyo siya dito sa spindle. Ang unahin nyo po dito sa left side ay itong shifting fork. Yan guys, may mapapansin po kayo dito sa dulo na may washer at may sabat. At yan guys, meron naman siyang guide, hindi kayo malilito. Ito pong mo lang ito ay napakasalimuot po nitong gawin. At kung gusto nyo pong matuto kung paano mag overhaul or mag disassembly nitong makina, panoodin nyo po ito. At yan guys, dyan tatama yung spindle. Kailangan nyo gumamit ng screwdriver. At yan guys, susualin nyo lang yan para may suot nyo yung shifting fork or shifting drum. Kung bago ka pa lang sa video ko, subscribe na. At syempre, para mapanood mo yung lagi nating mga video na bago, pindutin mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating video. At yan guys, syempre dito naman tayo sa transmission. Guys, panoodin nyo lang. And guys, hindi pa sala yung paa niya pagkabaligtad. Kailangan ganyan. Yung apat yung nasa ilalim, yung paa. At may washer siya sa ilalim ng third gear. Yan. At saka nyo ilalagay yung bushing bearing. And washer din. Itong washer na to guys, ay magkatulad lang ito. Okay lang siya magkapalit. And guys, dun yung dulo ng primera. Yan po yung primera, segunda, tresera po yan, kwarta, kinta. Dun po sa input, primera, segunda, tresera, kwarta, kinta. Yan po yung tinatamaan para magsegunda, yung po yung nabasag, yung pinakapaa ng segunda. At yan po guys, nakakabit na po lahat. At saka nyo po ilalagay ng yan guys, unahin nyo itong ehe ng sprocket. Tatanggalin nyo muna yung primera. Ito yung bushing. At syempre bago nyo ilagay itong input shifting ng clutch housing, isama nyo na itong shifting fork sa shifting cam. Ito po ay shifting cam. Kailangan po ay nakalagay na po siya sa gear.
Yan guys. Hindi ganyan yung pagkakabit. Ang kailangan ay sa kabila. Yan guys, ganyan. Yan. Sasama nyo na siya. Siyempre, itong inuna nating shifting cam, ito ay maliit. Siya yung pinakamaliit at dito siya sa bahaging ito. At yung maliit na stud ay dito rin. Yan guys. At itong natitira, magkatulad lang to guys, kahit magkapal ito. Okay lang siyang magkapalit kahit itaas or ibaba. Guys, suot nyo lang dun sa lalim. Manoodin nyo lang guys ha, para alam nyo yung pag-install ng transmission gear. Yan. Kasi guys, pag pinagsabay nyo itong transmission na to, hindi nyo may lalagay yung shifting cam. And saka nyo ilalagay yung washer, bearing, yan guys, stick bearing yan, and primera. Kailangan guys, pataob. Yan. At saka, washer. At itestingin nyo to, primera, segunda, tercera, quarta, kinta. Yan guys, napasok na siya. Balik natin sa neutral. At yan guys, pre-wheeling na siya. Siyempre, wala na tayo ditong nalimutan. Susunod nyo dito guys, mamaya nyo ikakabit yan, and gumamit muna kayo ng gasket maker. Pero guys, pinakamagandang gamitin sa lahat ng gasket maker ay beta gray, kasi ang beta gray hindi halata na kinalas ang makina at hindi siya samlang. Siyempre guys, bago nyo itaklob itong ating right side center, lagyan nyo na rin siya ng maker din. Yan guys, napakalinis na ng makina natin. Kailangan din bago tayo magbuo ng makina, kailangan din linis na linis para maganda yung pasok ng langis. Yan guys, langisan nyo yung transmission and crankshaft. At saka nyo nalagay itong right crankcase center. Siyempre guys, bago nyo itaob ito, mapapansin nyo po dito na meron yung sabat po ng shifting cam. Pag po itinaob nyo ito, maaaring lumusot po ito sa yan, maaari pong tumaas yan. Siyempre guys, lalagyan muna natin ng stopper para pag naglagay tayo sa kabila ng tornilyo, hindi ito mahugot. Yun guys, naka-stopper siya. Mamaya na natin to kakalasin at may lalagay pa tayo dito. Nakaabang lang siya. And guys, kailangan tama lang yung mga tornilyo niya. Yung haba ng tornilyo, kailangan pantay-pantay lang yung clearance. And kung maaari guys, kung magbaba kayo ng ganito or mag-overhaul, kailangan yung pang right side, center, left side, kailangan bukod-bukod siya para hindi na tayo mag-halo-halo yung tornilyo.
hinalo mo yan. And dito naman tayo guys sa right side. Dito sa part ng Klats Housing, dito naman tayo. Yan guys, yan yung pinaka sabat. At dito naman tayo. Yan guys, may spring siya dito sa selector. Dalawa yung spring. At hindi guys pwedeng magkapalit yung kanyang ratchet. Yan, yan, yan guys, ang tawag dito ay ratchet. Ratchet, selector. Kailangan pantay siya guys sa ilalim. Yan guys, kailangan pantay. Pag po nagkapalit yung isa, uultaw po siya, ibig sabihin sala yon. Kailangan po guys, ganyan, pantay lang. Kailangan hawakan nyo rin kasi natalasik to. At saka nyo ilalagay sa shifting drum. Yan, yan guys, nagana na yung ating ratchet selector. At saka nyo po ilalagay yung stopper. Pong stopper na to para hindi makiikot yung selector. At isa pa, pinakasabat po siya dun sa tuhog ng shifting cam. Siyempre guys, meron din siya ditong stopper sa kabila. Kakabit nyo na rin yan. And ito po guys ay para po hindi maghap yung ating kambyo. Ito yung parang pinaka drain plug kung sa X4. Ito po yung pinaka bagsik po ng ating shifting drum. Hindi po ito guys sa chainsoil. Ito po yung sa chainsoil guys. Kung mapapansin nyo po, yung X4 po ay may drain plug at meron po siyang bulita sa ibabaw. Yan po guys, may kinalaman po yan. Yan po yung tamang kabit niya. Pagbaliktad po ito, ay maghahap po yung ating kambyo. At dito naman tayo guys sa ratchet gear ng kicker. Huwag nyong kakalimutan itong washer na manipis. At saka nyo ilalagay yung ratchet gear. At siyempre guys, sa ratchet gear, meron din siyang washer na saktong-sakto lang sa ehe ng kicker. And sunod po natin dito yung ehe ng kambyo. Or chain lever spring. Yan guys, tama nyo lang siya dito sa tapat na gitna. Yan guys, may tamang kabit din to. Kailangan ganyan yung pagkakabit. At syempre guys, meron siya dito busing. Kakabit nyo guys yung busing. Napaka-exciting nito guys, itong GS125 Suzuki. Siyempre guys, pag nalagay nyo na yung busing, meron siya ditong dalawang washer na manipis. Pero magkatulad lang siya kahit magkabaliktad lang din. Okay lang. At saka nyo ilagay yung idle gear. And washer at circlip. And syempre, kailangan may push rod. At yung mahaba ay sa ilalim. At testingin nyo kung naluwa yung push rod.
Dito sa ilalim ng clutch housing, may washer din. At sa gitna ng clutch hub, may washer. Pero magkatulad lang siya, guys. Kahit magkapalit siya, okay lang. Siyempre, dito naman tayo sa centrifugal. Meron siya dito parallel na punya. At unahin nyo itong pinion gear. And itong gear na to ay sa oil pump. Oil pump gear to. Kasama rin siya dito sa parallel na punya. And syempre, ito guys ay may washer. Guys, ang pahigpit po nito ay pakalas. Ang Mola 125 po ay sa centrifugal, ang pahigpit nito ay pakaluwa. Yan guys. Pag nahigpitan nyo na, ilock nyo yung washer. And sunod nyo natin to dito ay oil pump. Ilagay nyo yung sabat ng oil pump or pin. Pag nailagay nyo na, tatama nyo sa kanal. Itas nyo yung pinaka rod. At tilahin nyo ng screw. Clutch housing naman guys. And washer. Clutch hub. Washer. Siyempre guys, may tamang kabit din tong washer na to. Yan guys, yan yung tamang kabit niya. Meron naman siyang guide doon. And nut 22 socket ang gagamitin natin dito. Pakanan na yung hapit niya guys. Ang pakaliwa lang dito ay itong kabilang centrifugal. Pero clutch housing niya ipakanan ng higpit. At syempre ilalak nyo rin yung washer. Sunod nyo yung lining. Ang clutch lining po nito ay 5 pieces. Salitan lang naman siya sa clutch plate or pressure plate. Siyempre guys, may mapapansin kayo dito ang tusor. Unahin nyo yung bearing at saka washer. Lagyan nyo na yung clutch boost at saka yung mga spring at tapitan nyo to ng pantay-pantay. Shoutout nga pa sala sa iyo Albert Beltran and Jepoy Tiglao, Anthony Jan Partus, Jan Valerio, Jan Ray Algarme, Kisius Yang, Raymond Kampugan, and Benji Aguilar. Shoutout po sa inyo. Guys, lagay nyo lang yung block. Siyempre, may guide. Timing chain. Kailangan guys, nakatap lagi yung ating sigunyal dito. Tatanda ninyo. Ang piston po ay lagi naka-ulta kung tayo magta-timing. Lahat po ng 4 stroke, kailangan po ay nakapantay ang piston sa block. Yan guys, pag nakatap na po yan, ang timing niya po guys dito ay yung pinaka... Yan guys, mapapansin niyo po yung timing natin dito.
Kailangan po ang camshaft ay nakababa po yung camlog. Lahat po ng camshaft, ang timing po, kailangan po ay nakababa po yung camlog. Yan guys, yan yung timing natin dito sa Suzuki Mola. At kailangan guys, nakababa yan. Yan guys, ganyan lang. Yan, diretsyong-diretso lang siya. At dito sa sprocket timing chain niya, kailangan makikita nyo dito yung marker niya. Yan guys, may tuldok naman. Saka nyo ilalagay itong lock ng tornilyo. And may spring siya dito sa exhaust. Ang tune-up nga pala nito guys ay 0.6 at 0.7. Depende po guys sa inyo yon kung anong gusto nyo tune-up, kung saan po kayo hiyang sa batak ng motor nyo. And guys, syempre ito tensioner na ito. Ang tawag po sa tensioner nito, ito po ay manual tensioner. Hindi po ito self-adjuster. Ito po guys ay hindi po nagkukusang bumagting ang timing chain. Kayo po ang magpapabagting. Maganda po itong manual tensioner nito guys. Yan. Susukatin nyo po yung bagting po ng timing chain. Kaya po guys, pagka humaba na po yung timing chain nyo dito, ito na po yung i-adjust nyo dito. At yan guys, nakabuo na lahat yung ating Suzuki GS125. At maraming maraming salamat sa inyo guys. At nakambyo na po itong ating Suzuki GS125. At hindi na po siya umiingay ang kambyo. At maraming maraming salamat sa inyo guys. Sana may natutunan kayo dito sa Suzuki GS125. At Happy New Year and God bless po sa inyong lahat.